Hello guys, it's me again, Dr. Alexander O. Tan, ang inyong probinsyanong doktor. Katatapos ko lang mag-exercise kaya I'm sweating, pawis na pawis. So it's time for breakfast and lunch, sabay na po dito sa Middle East. Naisipan ko lang dahil maraming mga ating mga kababayan tungkol sa mga issues sa hindi makadumi, constipated or TB sa Tagalog. So, laking probinsya kasi ako, lumaki ako doon at gusto kong i-update or yung ating mga pamahiin. Ang hirap kasing punasin eh, lalo na sa ating mga Pilipino yung nilakihan nating kaisipan pagdating sa pagkain na nakakatigas ng dumi pag nag-LBM at saka pag yung TB ka, kung ano ba yung dapat mong kainin. Ganito kasi yan mga probinsya. Ito yung ating ulam, okra. Alam niyo po kasi ang okra, saging, di ba? Saging, okra, usually ang mga Pilipino mahilig sa maalat. Bagsak, high blood na naman with kamatis. Ang pang-alat ko na lang po dito sa okra, hindi po bagoong, hindi toyo, whatever. Itong tuyo, yan, may nagbigay ng tuyo na hindi masyadong maalat, enough para sa salt, parang pang-ano ng okra. Alam niyo ang okra kasi, ito yung tinatawag na parang lady's fingers or it belongs to the plant family like na sinatawag na hibiscus, yan. Itong okra maganda po ito para sa puso, lalo na yung mga buntes, yung mga diabetic na buntes. Yan, maganda yan, maganda sa mga benefits, lalo na sa mga may diabetes. Diabetes at saka vitamin C, fibers, yan, folate, marami antioxidants, anti-cancers na tinatawag. Kaya itong pagkain ng okra, di ba napansin nyo yung mga ibang videos ko, mahilig ako sa damo po talaga. Ito ako yung doktor na mahilig sa damo. Kasi ito po kasing itong okra na yan, maganda rin po pag gusto nyong mag-lose weight. Yung mga conscious about weight. Yan. So itong okra na to, kahit hindi araw-araw na kainin nyo para pag naglalaman ako may problema kayo sa pagdudumi, irregular na pagdumi, isapaw-sapaw nyo lang sa sinaing. Ayan, may sinaing na yan. Pwede nyo isapaw dyan 3 times a week. Yan, kahit may mga ulam kayong ibang ulam nyo. Like, halimbawa, kahit anong ulam, pwede nyo isapaw yan 3 piraso, 5 piraso, especially at night, dinner time. Mga ganyan. So, itong okra po is very beneficial sa ating kalusugan. Because alam nyo kung bakit maganda ito sa mga nagtitibiin, mahirapang dumumi. Because it is rich in fibers. That is the bottom line. Fibers. Yan, okra. Lady's finger na tinatawag. Kaya kayo mga kaprobinsya, ako kahit wala akong problema sa sa constipation or sa TB, ugali ko talagang sinadya ko pa ito kagabi. Lumabas ako para bumili ng mga kasi nagkikrave talaga ako ng mga damo mga gulay. Kaya ito, flawless ng konti. Tsaka yan ang panlaban sa mga virus infection and everything. Kontra cancer, diba? Tsaka tawag dito, prolong life, mga kaprobinsya. Yung pangalawang ito yung pinaka-interesting kasi, lalo na sa TB na yan. Maraming kumukontra talaga pag, dok, hindi ako makadumi, ganito, ganyan. Alam nyo ba na ito yung siguro maraming medyo magugulat sa inyo ng konti. Pero hindi nyo ba alam na itong saging, pag kumain kayo nito, within 5 to 10 minutes, 15 minutes, itatext na kayo ni Mang Doro. Si Mr. Doro, itatext na kayo. Halika na, si Mr. Inidoro. Dudumi ka na. Alam nyo po kasi, ang saging, sabi sa mga iba't ibang dietetics department ng iba't ibang bansa, this is rich actually in a lot of minerals and vitamins, especially vitamin C, potassium, mga ganyan, B-complex. This is also good for skin. Maliban lang sa mga tomato and everything na ganyan, combination of okra and banana is good for constipation. Yan, and ito's about gastrointestinal, yung mga, yun nga, yung kabag-kabag, yung hindi makadumi, hindi regular, and everything. This is good because the bottom line between banana and okra is rich in fibers. Okay? Especially banana is you'll be energetic because this is fats free. Free in cholesterol, free in sodium. So this is good also for high blood, yung may mga ang tawag dito, gustong magpa-sexy. Yung mga, lalo na especially banana and itong mga vitamin C contents ng okra banana is good for skin. Maintaining a good skin.
Okay? So this is just a short video, mga kaprobinsya, just to update you na ang banana is advisable for people who has problem with defecation. Yung mga irregular ang dumi and everything, maganda po itong banana. Kasi ako, may personal experiences, hindi ako kakain ng banana kung wala ako sa bahay. I mean, kung nasa labas ako, I'm traveling. You know why? Kasi itatext ako ni ano, itatawagan ako ni Mang Doro eh. Kaya maghahanap ako ng ano talaga, maghahanap ako ng CR talaga. Kaya maraming I know, maraming tatasang kilay dyan, maraming magugulat o whatever, bakit daw ganito, ganyan, ganyan, and everything. Pero try nyo lang. I-try nyo kasi, alam nyo kasi minsan, yung psychological, yung kinagisna na natin nung malili tayo mga probinsyano, na pag kumain ka, na pag nagdudumi ka, kumain ka ng saging. Na pag nahirapan ka dumumi tuloy, kasi yung dumi, yung sinabi kasi na pagtigas ng dumi, hindi naman ibig sabihin na magiging constipated. Magiging buo yung dumi ng nagtatae pagkakain ng saging because of the fibers. Because ang banana is rich in fibers. Magiging buo ang dumi, pero hindi ibig sabihin na magiging tibi. Nag-get nyo po yung point doon? Kaya nga po pag medyo naglulus ang dumi mo, kumain ka ng saging, because this is rich in fibers, para maging form ang dumi. Pero if you have issues about constipation, na hindi ka makadumi and everything, kumain ka ng banana para to, ano, to help in defecation because of the fiber contents ng gastrointestinal issues about this, ano, itong mga fibers na ganyan. So, nag-get nyo po, don't take it literal. Don't take it literally na when you eat banana, at nag-LBM ka, you eat banana, titigas ang dumi, which is not constipation. That is different. Ha? Yung maging form, normally form yung dumi, kaysa dun sa constipation. So, magkaiba po yan, ha? Hindi yung pareho. So, I hope medyo naliwanagan kayo ngayon. Kung hindi po, pwede kayong mag-send ng message dito sa Facebook page natin. Salamat po sa mga nakasubscribe. Kung may mga issues po kayo, please subscribe this ating channel, Dr. Alexander Otang sa YouTube. At saka yung ano, Facebook page natin, Alexander Otang MD. Lagyan nyo ng MD po para hindi kayo mapunta doon sa personal na Facebook profile ko. Lagyan ng MD, Dr. Alexander Otang MD. Doon po kayo sa Facebook page natin. Hindi po doon sa Facebook profile ko kayo mag-send ng message, huwag sa Messenger, huwag sa ano. Advice ko lang po, mga kaprobinsya, I'm willing to assist, attend with you. Basta ganito po ang sequence. When you have an issue, pag mag-message po kayo sa Facebook page natin, number one is you have to indicate the name of the person. Age, yung pasyente nyo. Konting history, kung ano nangyari, kung ano ba yung matanda na ba si Lola, ganito ganyan, o kaya may inuubo, tinangkaso, o may nahulog, mga ganito, ganyan. At saka, kung ano yung existing na laboratory, kung meron, kung ano yung gamot, ganon. Kasi minsan may mga nagbibigay kasi ng ano na, Dok, kumusta pong nanay ko? Manay, wala naman po kong alam tungkol sa nanay nyo. Kaya, yun po yung remind ko na ganun po ha, ang sequence po, mga kaprobinsya. It's me, Dr. Alexander Otan, who is willing to assist you. The procedure is state the name of the patient, yung edad po, konting history, and then pwede nyong itag sa akin yung pag may mga medical records. So salamat guys, thank you, and I hope this simple video can at least somehow help you regarding your constipation, yung bowel movement, irregular bowel movement, and of course with regards sa mga food. So don't forget to include into your diet every week, or sabihin natin most of the time banana and okra. Okay po, salamat again, thank you, keep safe and stay smiling.